Hello everybody, welcome to my channel. Naririto po ako para sabihin kung ano po yung dapat dalahin dito sa Israel, lalong-lalo na po yung mga susunod sa amin na apat. Ito po ang inyong dadalhin. Bumili po kayo ng padlock para gamitin sa locker, pansamantala. Kasi po nung dumating po kami dito, wala po kaming locker. Nag-request kami pero ang tagal ibigay. Sabi ng mga kasama namin sa locker area, pwede na namin gamitin yung mga locker na hindi ginagamit ng iba. Kaya nilinis namin. At yung padlock ng aming maleta, yun ang ginamit namin pang lock sa locker namin. Para yung maleta po nyo, yung padlock sa maleta nyo, magagamit nyo yun dun sa maleta lang. Kung may mga mawawala kayong mahalagang gamit na dala dito sa Israel, ilagay sa maleta, ipadlock sa inyong dormitory. Ngayon, bumili po kayo ng padlock dyan sa baklaran. Meron po dyan akong nakita. Kahit maliit, okay na yun. Meron dyan 45 pesos, 50 pesos. Ang halaga po kasi dito ng padlock sa Israel, 12.90 shekel. Kulang-kulang mahigit 160 pesos sa atin. Yung pinakamalaki po dito is worth of 30 shekel, 50 shekel. Aabuti ng 700 pesos. Kaya kung apat kayo, magdala kayo ng tig-iisang padlock extra. Iba pa yung padlock ng inyong maleta. Tapos, magdala po kayo ng tig-dalawang pair of sleeper. Isang sleeper na panloob ng dormitory. Isang sleeper para paggagala kayo sa labas. Yun. Hindi ko po kasi nabanggit doon sa una kong vlog. Tapos, magdala kayo ng dress. Kung gusto nyo magsimba sa Jerusalem, nakadress. Pwede naman pong hindi. Kung hindi nyo, may nakita ko doon nakapantalon at naka-t-shirt, okay lang po. Huwag lang po yung naka-short na pupunta sa Jerusalem. Tapos, magdala po kayo ng payong na folded. Paglalabas po kasi, halimbawa, emergency, gusto mong lumabas at may gusto kang bilhin, wala kang payong. Ang init po sa labas. Kaya hindi kayanin. Maganda yung may payong. Tapos, shade. Pag mainit, protection sa mata. Ultraviolet light na shade. Tapos, halimbawa, naisipan yung maligo sa Tel Aviv, magsisimsot kayo. Ang simsot po kasi dito, 30 shekel. Ita times mo yun sa 16 pesos. Magkano na yun? Mahal din yun. Pinakamahal dito yung simsot, 60 shekel. Kaya may nabibili dyan sa may parting tough sa baklaran. May mura dyan ako nakita mga singsuit na pwede nyo masuot komportable kung maliligo kayo. Kasi sa Tel Aviv, pag maliligo talaga po nakasimsuit, lahat doon nakasimsuit. Yun. Yun lang po yung reminder ko. Sandals. Magdala kayong sandals. Sinabi yun ni ma'am sa amin dati sana. Na magdala ng sandals sa Pidos. Yun po yung additional ko pong paalaala dun sa mga susunod po sa amin dito na apat. Welcome po sa inyo. Dadating kayo dito siguro mga September 1. Yun. Ano pa? Wala na. O kung gusto nyo, kung Catholic kayo, magdala kayo ng rosary. Hindi nadasalan yung rosary. Pag bumisita ka sa Jerusalem, tulad ko, may rosary ako. Pinahid ko doon. Ang halaga ng rosary dito is parang 25 shekel. Nagtanong ako doon, 25 shekel, pero ang beads niya is gawa sa olive tree. Yun. Merong ordinary lang na rosary, yung may matanda doon, papuntang Western Wall, nagtinda siya, parang 5 shekel. Pero hindi kami masyado nagbibili. Pinuntahan lang namin yung Jerusalem para ma-reach namin yung simbahan. Yun. Next time na lang siguro. Ikikwento ko na lang sa inyo yung tungkol sa Jerusalem after this. Niremind ko lang kayo kasi para, diba? Yun. Huwag kakalimutan yung effervescent oil, mga panghapla sa katawan nyo. Huwag nyo kakalimutan. Kahit magdala kayo ng tiglilimang bote, okay yun. I-packing nyo lang ng maayos para, kasi di ba po yung maleta sa luggage, paikot-ikot yan. Inilalagay po yan dun sa ilalim ng aeroplano. Nakita ko, pinapasok nila dun. Yung mga bawal ilagay na magkukos ng sunog ng aeroplano, wag magdadala.
Yun naman po, ipigas until okay lang yun. Isil ng maayos, ipackaging, ilagay sa lagay ng ice cream, tapos i-plastic, tapos ibalot sa damit para hindi mabasag. Ano pa? Yung may mga ano sa mata, magdala kayo ng pampatak sa mata kung gusto nyo, ointment. Diba po, yung may mga contact lens, nagpapatak yan, pwede yan. Maliliit lang naman pong bagay yan eh. Huwag lang yung talagang nagkukos ang fire sa aeroplano. Yun yung ano, sundin na lang natin kung ano yung mga bawal. Sige po, ingat po kayo sa biyahe at welcome po sa Israel. Ano pa, dental floss. Minsan kasi kumakain tayo ng beef dito. Yun. Yung beef sa sangat sa ngipin. And then the antihistamine, hindi ko nabanggit. Yung mga anti-allergy. Kasi yung halimbawa, allergy kayo sa pagkain, hindi natin alam kung paano yung paraan ng kanilang cooking method dito sa dining, kung ano yung mga inihalo nila na pwedeng maging allergy. Magpa-allergy sa inyo. Yun, at least ready kayo. And then, yung iba mabibili na dito, mayroon po kasi dito yung super farm. Siyempre sa beginning pa lang, siyempre nagsisimula pa lang tayo ng trabaho. Sa super farm po kasi doon makakabili ng mga gamot at pwede iba pa na kailangan. Pag may trabaho na, pag may sahod na, starting, at least meron kayong dala. Yun, kung halimbawa mga high blood kayo, halimbawa minsan natatime na naka-high blood kayo, kung may pera pa kayong extra, bigla ko lang naisip na magdala kayo ng pang blood pressure, BP. Pang BP ba? Para ma-check nyo yung blood pressure nyo kung high blood ka ba. Taas ang dugo ko, high blood ako ngayon. Doon, makakatulong din po yun. Pero kung wala, wag na. Hindi naman ano eh. Basta, mahalaga yung sa katawan natin. Okay, bye-bye. Yung aking noodles, nakalimutan ko na. Nagiging noodles sticky na. Bye-bye.